Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So sa video na to, magpapalit tayo ng fuel pump. Ano nga ba ang senyales na pasiraan ng inyong fuel pump? Naglalabas na siya actually ng langis sa ilalim. Na-encounter ka yan. Yan dito. Lumalabas dito. Yan. So isa na yan sa indikasyon niya. Tapos yung langis nyo, mag-aamoy gasolina. Tapos, magtataka kayo, kakapalit nyo lang. Need nyo ng palitan kasi, nawawala yung viscosity ng ating langis dahil nahalo na ng gasolina nang gagaling sa ating fuel pump. Kasi may butas yan dito. Mga basyong, yan. Diyan, nanggagaling yung gasolina. Papasok sa loob ng ating engine. So, yun, pagpapalit ng fuel pump. So, ito, may binili yung bagong fuel pump. Ito yan. Kiyosan. Arang, ito yung ano niya. Yan. Kabasyong. Pang 2E. Ito is around 1,700. Ito. Yan. So, kiyosan. So, pag magpapalit kayo, may dalawang nut yan dito. Isa, dalawa, na di 12. Yan. So, baklasin nyo lang yon. Tapos makikita nyo pala, tandaan nyo, intake, ito yung galing sa ating filter. Filter galing doon sa tanke. Although itong return, pabalik naman ito sa tanke. Dito yon, sa side na ito. So, ipakita ko lang mga kapasyo. Ito. So, may nakalagay dyan, in, tapos return. Yan. In, return. Yan, return. Tapos in. Tapos yung isa, mapunta sa carburetor. Ayan mga kabasyo ha. In, galing sa ating tanke. Yung may filter. Tapos ito yung return, yung pabalik sa ating tanke. Tapos ito yung ating papunta sa carburetor. Ito. So ayan, tatlo lang naman yun. So, pwede ba gumamit ng ibang fuel pump? Hindi. Kasi, specific siya para sa mga Corolla, yung pump na yan. Kung ano yung specific fuel pump, yun lang yung bilhin niya mga kabasyo kasi hindi siya mag-fit din. Halimbawa, model ano kayo, EE90, katulad nyo sa akin, small body. Tsaka itong big body na ito. Pero kasi mahaba yung ano niya ay mahaba yung ito, itong lever na to. Yan yung bumabomba-bomba yan. Paano yung malalaman? Okay yan, no? Yan. So yan, may mahaba yung ganito niya, meron yung maikli. Yung mahaba is, alam ko pang 4K. 4K, 3K, gano'n. K-series. Kaya ingat kayo pag bibili. Pag sinabing 2E, 2E. Kaya magpapalit. Siyang babak na sila natin yan. Yun. Bitaw na agad oh. Abasyo. Tingnan niyo mga kabasyo ko. Ayan. Langis yan. Yun oh. Lumalabas dun oh. Ayan. Kabilaan. Dalawa tong butas niya eh. Itong isang nabili ko, isa lang ang butas niya. Ayan. Replacement. Tapos ito, although replacement din. Ayun oh. May tumutulo na. Kita niyo? Ayan. Yan yung cause na indikasyon na palitin na siya. Dapat yan walang lalabas dyan eh. Yan o, kabilaan mo. Kita yan. Yan mga kabasyo, tumutulo.
Oh, yun, no? So, isa to sa dahilan din kung bakit nagbabawas ng langis. Tapos, mapansin nyo dito na side na ito, malangis. Kala nyo dito sa distributor. Eh, wala naman. So, check nyo rin yan. I-monitor nyo lang. Makikita nyo naman yan, eh. May tutulo. So, ito may gasket ito. Sobrang gas, you know. Grabe, paliguan mo ng gasket, eh. Ngayon mga kabasyo, nakita nyo, yun dito nga part, yan, yan. Ito, ito, ito. Yan. Kita nyo malangis. O, yan. Actually, malangis dito din kanina, pinunasan ko na yan. Pero ito yung hindi ko pa napupunasan na part, yan. So, makikita nyo naman. May ma-clear na part. O, yun, oh. Malinis siya dito, meaning dito natulo. Kasi nandito yung ating fuel pump. Maharaga sana ganun. Tapos pupunta dun sa katawan ng engine, tapos kala natin kung saan na lumalabas yung langis. Pero the truth is dyan lang, tignan nyo kung saan nyo may malinis na part. Yan tulad nyan. So, ito yung isa sa naging indikasyon noon eh, nung nakita ko yung fuel pump ko na pasira siya. Tapos nung pag-uwi ko rito, hindi na nagana yung aking sasakyan. Nagana man, kailangan kong i-rev ng mataas. Kahit okay naman yung, idle solenoid. So, yan mga kabasyo nga. Kita nyo. So mga kabasyo, yung ingat kayo kapag babaklasin nyo to. Gamit kayo ng blade or nung basta manipis na bag. Huwag lang flat screw na susukilin nyo. Kasi mapupwersa mababasag. Ayan, pag nalinis niya na, sir, aside niya lang. Tapos, linisin natin din yung ano doon. Tapos, ayusin natin yung paglagay ng beta gray. Hindi ganito, sobra-sobra. Pinaliliguan natin ng beta gray yung sasakyan.
So yun mga kabas, yung nalinis ko na. Ayan. Kulang pa lang, punas na lang. Ayan. Tapos may parang antigas na na. Ayan. So, ayan mga kabasyong, malinis na. Linisan ko na siya. Ayan. Konti na lang pala. Ano lang. Ayan. So, ayan. Tanggal na. So, malinis na siya. So, gagawin natin. Bigyan natin siya ng beta gray. Yung tamang-tama lang. Yan mga kabasya. Yan. Ganyan. Tama-tama lang. Yan. Tapos, lagyan na natin. Nakikita niyo yung kurbada na to. Yan. Yan. Pag ganyan yan. Ayan, lapat nyo muna. Tapos, lagyan nyo ulit ng konting beta gray. Lagyan na natin ito. Siya natin ulit.
Yan. Yan, Big Ben. Yung paglagay na ito, mga kabas, yung paano lang. Bleeding ko, ha? Pa, pasukil pa angat, pa ganun. Pa ganun, no? Ganyan. Ganun, no? Yun. Alala mga kabasyo, pag bagong kabit, yung munang andarin. Kasi pasawa pa yung gasket. Yung gasket major natin. So ayan, natignan nyo konti lang, yung lumabas na sobra. Maniinis tignan. Mga kabasyo. Kabas yung tapos na natin yung ilagay. So ito, nilagyan ko muna kasi ng ano para hindi lumabas yung gasolina. Ayan. So, intake. Fuel intake. Ayan. Ito yun. So dito natin siya sasalpak. Ayan. Kabasyo. Mga kabasyo, tandaan nyo yung merong filter, yun yung ating intake, fuel intake.
Tapos yung ating reserve o yung return, return should I say, yung may R, yun yung papunta naman doon pabalik sa ating fuel tank. Tapos itong isa na to, ito yung doon sa carburetor mismo. So ayan mga kabasyong, ganyan lang kung paano mag-install ng bagong fuel pump, mechanical fuel pump. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat sa panonood mga kabasyong, God bless.